Hi mga langga! Welcome back to my YouTube channel! It's me, Galnyaga! Ayan mga langga, so for today's video mga langga, di ba sabi ko sa inyo na eto ay parang part 2 lang? Oo, eto ay dahil nakuha na natin yung passport natin. Okay, so I want to tell you mga langga kung paano ko na ba nakuha. Kasi di ba, yung first is paano ako kumuha ng passport. So ngayon mga langga, ang gagawin ko, I want to share with you yung tinatawag na tentative date. Ano ba yung tentative date na yan? Okay, so i-share ko lang sa inyo mga langga ngayong araw na to. Or for today's video, ayan mga langga, intro, pasok! Let's start! Charles, ang cute ng soft ko lang. Charot. Oh, tumataba tayo. 1 month lang. Tumataba ka agad. Ayan, so ano ba yung tinatawag mga langga na tentative date? Kasi sa maraming nagtatanong, kung tentative date ba, pupunta na tayo doon? Diba? Kasi sa atin, pag tentative, tentative pa lang, we are not sure for that. Diba? So sa akin kasi, ang ginawa ko kasi, June 19, ako nag-start ng application for my passport. Tapos, yung binigay na tentative date sa akin ay July 3. Nakalagay doon sa electronic receipt ko na July 3, 2023. So, marami ako nag-search. Pag tentative date ba, pupunta na talaga doon. Oo. So, ang ginawa ko, yes! Tama, pumunta ako doon. So, ayun na nga. So, noong July 3, 2023, mga langga, ang ginawa ko, kasi nakalagay doon nga sa paulit-ulit sa electronic receipt ko is tentative date or yun yung releasing date ko na nilagay doon, July 3, 2023, so pumunta ako doon. Pumunta ako doon, pumila ako, yes, pumila ako, nagtanong muna ako kung saan yung pila sa for releasing for the passport, so ayun na nga. Pumila ako ng 11:10. Yes, sinulat ko lahat ng time. So, 11:10, pumila ako. Tapos, konti lang naman kami, mga 11:14, nakapasok na ako. So, nung nakapasok na ako mga langga, sinabihan ako ng guard na before you before you umupo ka, okay, i-ano mo muna, drop your electronic receipt. Okay? So, ihulog mo yung electronic receipt mo sa tray para matawag yung name mo. Okay? Kung hindi mo yun gagawin, hindi tatawagin yung name mo, mga langga. Ano ba kayo? So, ayan na nga. So, nag-aantay-antay ako. Umupo muna ako dun sa waiting area, which is 2 lines yan, mga langga. Dito yung sa kabila at dito yung sa releasing. Depende yan kung saan sila saan ka pinaupo. So, doon ka. So, 11:24, they call my name. And then, nung tinawag yung name ko, syempre pumunta ako dun. At ang hinanap lang naman nila sa akin ay yung valid ID. Oh my God. Which is, mga langga, wala tayong valid ID. Di ba? O yung ginamit lang natin pagkuha sa passport natin ay yung voter certification natin. So, ayun, sinabi ko, ma'am, wala po akong valid ID, ma'am. But I have my voter certification. Ang kaso, mga langga, naiwan ko yung voter certification ko na scan. Kasi nga, kinuha yung voter certification na original yung saan dun sa pagkuha ko ng passport, sa appointment ko sa passport, okay? Nung para makapag-ano ako ng passport, kinuha yung original nun, ng voter certification. So, ayan nga mga langga, ang ginawa ko, na dahil naiwan ko, ang tanga-tanga ko talaga, naiwan ko pa talaga yung, ano ko, yung passport, yung passport, yung ano ko, yung voter certification ko. So, buti na lang may telehealth ako. So, sabi ko, ma'am, eto po ma'am, I have my ID. But it's, eto po ma'am, I telehealth nga lang po. Sabi niya, okay na po yan, ma'am. O, diba, ang bayad. Tsala, mabayad. So, ayun nga mga langga, pinakita ko yung ano ko, yung telehealth ko, at pwede naman yon. Pwede naman, inaccept naman, kasi nga, naiwan ko nga yung voter certification ko. Tapos, ayun, sabi ng girl, o yung, ayawan ko, anong tawag doon, o nahuba din ko yung face mask ko, ay gusto ko makita yung kaganda, charot, kagandahan. O hindi, para makita kung ikaw ba yon, okay, kung ikaw ba yung nasa ID mo. So, ayun, yung ID ko kasi sa voter cert, sa telehealth ko, which is sobrang payat ko nun, mga langga. O, chen. Diba? Ang taba-taba na natin, girl. Okay. So, ano pa yun eh? Yung, ano ko, yung telehealth ko, which is 2019 pa yun. At yung 2019, alam nyo ba mga langga, 49 kilos lang ako. At ngayon, 58 kilos. Grabe.
ewan ko, 59, 60, gano'n, no? Kaya sasabi niya, ma'am, ba't ang payat mo? Ikaw ba to? Yes po, ma'am. Tawang-tawa nga sila eh. So, ayun, dahil napakita ko na, yung ano ko, yung ID ko, ang ginawa nila, kaagad-agad, binigay kaagad yung passport. Charot! O, anong pagbigay ng passport, sabi ni ma'am naman, punta ka sa window 1, then mag-fill up ka po, write your name and then signature para papatunay mga langga na ikaw ay nakuha mo na yung passport mo at nilagay lang dun yung, nilagay ko lang yung ano ko, yung passport number ko. Tapos, grabe mga langga, sobrang napakadali lang. At yun, pwede na, labas ka agad ka. At nakalabas ako mga langga, 11:30. O diba? Napakadali lang. So, bali 11:10 ako nag-start na pumila at lumabas ako 11:30. So, for me, mga 30 minutes lang yung ano ko doon, yung appointment ko. So, ayun na, voila. You have your passport. Anong pagkuha ko nga ng passport mga langga? Parang naiyak-iyak pa. Cheers! Eto na yung passport ko. Pakita ko sa inyo yung video mga langga ng pagkakuha ko ng passport. So, yan dito mga langga, pumila ako. At ito yung pumasok na ako dito sa office nila. Ayan na nga po mga langga. Sobrang di pa din nagsisink in sa utak ko yung nangyari. Kasi, alam nyo ba na, sobrang ingay, di ba? O, alam nyo ba na, grabe yung nangyari sa pagkuha ko lamang ng passport. Ang dami kong pinagdaanan. Yes, and for now, sobrang, sabi ko nga, deserve ko ba to? Yes. So, sobrang napakadali lang po for releasing. At uulitin ko naman itong mga langga for another video dun sa bahay. Ipapaliwanag ko sa inyo pag nasa bahay na ako. But for today, sinabi ko lang sa inyo na deserve, sobrang deserve ko. Ipapakita ko lang sa inyo. Oops! Wait lang guys. I want to show you lang ah. So, nakuha ko na siya. Sobrang napakadali lang pala kukunin. Yes. Hindi nga nabuta ng minutes eh. Yan. So, nakuha ko na siya mga langga. Grabe. Ayan. So, eto siya. Pakita ko lang sa inyo. Sobrang nakaka-deserve. Grabe. Yung sobrang ayos na ayos ka dun sa pag-makeup sa'yo. Yung nangyari na yon. Tapos, dahil sa dami nung nangyari, dahil sa dami ng nangyari nung time na pag-picture ko, sobrang stress, balik-balik ka nun. Eto na siya. Pero nakaka-kawa. Eto na siya guys, tingnan nyo. Napakadali lang po kumuha ng passport at saka lalo na sa release. Sobrang napakadali lang. Kung okay lahat ha, kung meron kayong lahat-lahat. Pero at least di ako pinahirapan sa releasing. Yes, sobrang di ako talaga pinahirapan sa releasing ngayong araw na to. So, di ba, kita nyo naman yung mata ko na mumula pa. At sobrang thankful lang ako kasi habang papunta talaga ako dito, hindi nawawala sa ano ko, sa likuran ko. Yung ano, eto siya, rosary, yes. Ayan siya. So, hindi ito nawawala sa ano ko talaga. Sa lahat ng nangyari, I want to share with you guys sa mga nangyari pag nasa bahay na ako. So, that's all for today. See you mamaya. That's all lang po mga langga. Pag sinabing tentative date, puntahan nyo na. Oo. So, ang schedule pala nila 8 ng umaga hanggang to 4. So, wag naman kayo pumunta doon ng 3:30. Oo. Wag naman kayo pumunta na pag sinabing 4, 4 din kayo pumunta. Wag, cut off na sila noon. Okay? So, depende lang yan mga langga. Okay po ba? So, sana po may natutunan po kayo at kung ano po yung mga step-step po para nakakuha po ako ng passport dahil sa voter certification, panoorin nyo lang. Ilalagay ko yung mga links sa baba at kung paano yung process ng passport, ilalagay ko na sa description box. So, yan lang po mga langga. Okay, sana magustuhan nyo yung video na to. At ipapakita ko yung video sa pagkuha ko ng passport.
At that's all for today, mga langga. Hope you like this video. But before that, please click the like, subscribe, and pwede nyo pong i-share. So, ayan po, mga langga. Thank you for watching my video. See ya!